At very relevant yan sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Marami mga religyoso, natatakot na nga ang kapwa, marami na nga uncertainties, marami mga difficulties and hardship. Tapos sasabihin pa nila, pinaparusahan ng Diyos ang mundo. Pinaparusahan ng Diyos ang tao. At pagka nailagay mo yung element ng parusa ng Diyos, lalo kang matatakot. Kasi syempre, nakakatakot, parang Diyos ang kalaban mo. Parang Diyos ang nagbibigay ng mga problema at parusa. Anong laban natin doon? Pero sinasabi ni Jesus, no. Pagka natatakot ka pa, hindi mo pa naiintindihan ang love. Hindi mo pa naiintindihan ang love of God. Hindi ka pa umiibig sa Diyos ng ganap to the point na nagtitiwala ka ng ganap. Ano man ang mangyari, agree ka man o hindi, inconvenient man o hindi, agree ka na mahal ka ng Diyos. Therefore, walang papayagan ng Diyos sa mangyari sa iyo na walang relevant sa kanyang pag-ibig. Pag naging malinaw sa atin, natanggap natin, at nabuhay tayo sa katotohanan ng mahal tayo ng Diyos, maraming takot ang mawawala sa buhay. Kaya ang lagi nating alalahanin, mahal tayo ng Diyos, hindi yun nagbabago, at ang pag-ibig ng Diyos ang nag-ahari sa ating buhay kahit sa mga paraang hindi natin nauunawa, hindi natin naiintindihan. Kaya mahalaga yung faith, mahalaga yung pananalig. Psalm 91:3-6, surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. So dalawang panganib ang ina-address dito ng sumulat ng mga awit na ito, na ililigtas tayo ng Diyos sa mga likha ng tao na mga panganib tulad ng mga bitag, at ganun din naman sa mga hindi mo malaman kung saan galing tulad ng mga pestilences, tulad ng mga salot na hindi mo malaman kung saan nagmumula. Maging ang mga scientists ay hindi lagi nag-a-agree kung saan ito nagmumula, anong gagawin dito. Pero iisa ang katotohanan na ang Diyos daw ililigtas tayo. Maraming paraan ang pagliligtas ng Diyos. Merong sinasagip ka talaga doon sa immediate threat. Meron naman na ang nangyayari, parang ginugupo sila ng threat hanggang sumakabilang buhay sila. Pero di ba ang ending din nun, babalik ka rin sa Diyos, sasagipin ka rin ang Diyos, sa Kanya ka rin pupunta. Pag nilawakan natin ang ating pananaw na ang kaligtasan sa problema ay maaaring immediate na pag-extract sa iyo ng Diyos mula sa problema, o yung problema ay parang sa biglang tingin ay nagwagi, nabawian ka ng buhay, pero ang ending, di ba, babalik ka rin sa Panginoon. Hindi natin lagi gustong yun ang mangyari. Kasi ang gusto natin na ending ay yung gumaling ka bigla at humaba pa ang iyong buhay. Pero kahit ano naman ang ihaba ng buhay na ito, ang ending pa rin ay babalik pa rin tayo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng Psalm 91:3-6, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Itinulad ang Diyos sa isang agila o sa isang inang manok o sa isang ibon na nililimliman niya, nilulukuban niya ng kanyang pakpak, ng kanyang mga balahibo, ang kanyang mga anak para mga ito ay huwag mabasa, huwag maginaw, huwag na matakot sa hangin, at huwag madagit ng kalaban. Ito ang inihahalin tulad nitong psalm sa pag-ibig ng Diyos. Tayo daw kanyang lulukuban, ipagtatanggol, ipoprotect. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. So 24/7, anumang oras, anumang uri ng panganib, hindi daw tayo mabubuhay sa takot kung aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang mabuting kalooban para sa atin. Kahit sa biglang tingin, hindi tayo agree na mabuti ang nangyayari sa ating buhay. Pero alam niya ng Diyos, and when God allows it, ang kailangan umandar sa ating buhay, pagtitiwala. Na huwag tayong bibitaw. Mas malakas ang hangin, mas kumapit tayo sa Diyos. Mas madilim, mas kumapit tayo sa Kanya. Mas hindi natin nauunawaan na nangyayari, mas humihirap, mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Yun ang sagot sa fear. At ano pang lagi nating matututunan mula sa Biblia? Do not fear what is not immediately before you. Kanina, just do not fear. Pero ngayon, dinadagdagan natin, kinakwalify natin. Yung hindi nandiyan na mismo sa iyong harapan at nangyayari na talaga, huwag mong katakutan. Kasi madalas, imagination lang. At maraming nai-imagine, hindi naman yun ang natutupad sa tunay na buhay. Do not fear na agad what is only still or just in the realm of thought.
gaano kalaking porsyento ng mga kinakatakutan natin ay nasa guni-guni, nasa isip lang. Hindi pa talaga kaharap, hindi pa talaga nangyayari, pero kinatatakutan na. Psalm 49:5, why should I fear when evil days come, when wicked deceivers surround me? Yun, pinag-uusapan yung darating pa lang. Sabi, bakit ko kakatakutan? Pag dumating yung panahon na may darating na mga ganitong hirap at kasamaan sa buhay, sabi ganun, eh, syempre, lalo naman kung hindi pa naman dumarating, ini-imagine mo pa lang, huwag katakutan kasi tumadagdag sa pahirap sa kalooban. Psalm 55:1-4, listen to my prayer, O God, do not ignore my plea. Hear me and answer me. My thoughts trouble me and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked. So ano daw nagpapahirap sa kanya? Thoughts. My thoughts trouble me. At madalas talaga yan ang nagpapahirap sa atin. Hindi naman yung tunay na nangyayari, kundi iniisip natin pwedeng mangyari, yung ini-imagine natin, yung ating mga kinakatakutan. Sabi niya, my enemy is saying many, many things. That's why I am distraught. I am full of fear because of the threats of the wicked. At sino yung maituturing sa maraming panahon na enemy saying things that distraught? Yung mga mahilig magbalita ng very bad news, mahilig magkalat ng sad news, mahilig manakot, mahilig magbigay ng mga duda, mahilig na maglagay sa puso natin ng mga pangamba. Yun ang enemy. Saying many things that threaten us, that removes our peace, that doesn't help us. Kaya dapat pinipili mo rin ang pinapakinggan. Marami ngayon, ang paborito nilang contest, magpagalingan sa dami na ibinabalitang sad news. Paramihan ang nalalaman ng mga napahamak, mga nagkasakit, mga ganito at nagkaganyan. Dapat hindi ganun, kasi pag bumubuka ang ating bibig, lalo sa mga panahon na marami nang mga pinoproblema ang tao, yun ang mga nakakapagpalakas ng loob, yun ang mga nakakapagpasaya, nakakalibang. Kasi kailangan din natin kahit man lamang entertainment na lang away from such thoughts na nakakadistraught, nakakapagpahirap, nakakatakot. At sa pagpapatuloy ng ating binabasa sa Psalm 55:1-4, for they bring down suffering on me, my heart is in anguish within me, the terrors of death have fallen on me. So ang lahat ng yan nasa isip, iniisip. Bihirang-bihira, konting-konti yung talagang kaharap mo at nagaganap. So, better, do not think of it. Thoughts are prayers, wishes, that mostly come true. Huwag isipin ang kinakatakutan, kasi pag iniisip mo, parang mo na rin hinahangad na maganap, kahit hindi mo alam na hinahangad mo. Pag iniisip mo, prayer yun. Pag sinasabi ng bibig mo, prayer yun. So, huwag mong pag-isipan at pag-usapan, huwag laging sabihin ang mga bagay na ayaw mong maganap. Job 3:25, ang kinakatakutan ko, ang siyang nangyari sa akin. At ang pinakaayawan ko, ang dumating sa akin. Si Job, kasi ang yaman-yaman, ang saya-saya ng buhay. So, sinabi niya, ang kinakatakutan ko, ang nangyari sa akin. So, kahit pala nangyayari yung mga magagandang bagay sa kanyang buhay noon, ini-imagine din niya na baka mawala ang kanyang yaman, baka mawala ang mga mahal niya sa buhay, baka mawala ang kanyang kalusugan, at ayun nga ang naganap. Pag lagi mong iniisip, tandaan mo, nagiging prayer yun. Nagiging wish yun. At nadidinig yun ng universe. At isasagot nga sa'yo, your wish is granted. Huwag mong laging isipin, huwag mong laging pag-usapan ang bagay na kinatatakutan mo o ayaw mong maganap. Kailangan disiplinahin natin ang ating isip. Matthew 21:22, sabi ni Jesus, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. O panalangin nga yung iniisip kahit hindi mo dugtungan ng amen, kahit hindi mo gawin at i-recite in the format of a prayer, pag iniisip mo at sinasabi mo, prayer na yun. Paano kung naniniwala ka doon sa iniisip mo? Naniniwala ka doon sa kinakatakutan mo? Naniniwala kang gano'n ang mga mangyayari nga sa'yo? Sabi ni Jesus, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Baligtad naman ang isang naganap sa ministry ng Panginoong Jesus sa Mark 6:5,
napakaraming pinapagaling ni Jesus, pero sa kanyang bayan, napakakonti nang gumaling. Bakit? And because of their unbelief, he couldn't do any mighty miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Ito naman, baligtad. Merong unbelief. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Therefore, hindi sila tinablan ng kapangyarihan para sila gumaling. Halos walang gumaling. Bakit? Ang pinaniniwalaan nila ito, fake siya. Hindi siya makakapagpagaling. Hindi ako gagaling. So, hindi nga sila naggalingan. Ikaw man at tumatanggap ng gamot, naniniwala ka, fake to, hindi ito tatalab. Bakit nga tatalab sa'yo? E yun ang iniisip mo. Ang iniisip at pinaniniwalaan na gaganap. Isang malaking hiwaga yan. Pero hindi na natin yan huhukayin ngayon, yung hiwaga na yan. Sapat na nasabihin natin, kung ayaw mong maganap, huwag mong isipin. Huwag niyong pag-usapan. Yung gusto niyong maganap, ang lagi mong isipin at pag-usapan. At kung ikay laging hindi naniniwala, eh hindi ka nga tatablan, maski ng himala. Lalo pa, ng gamot lamang. Proverbs 4:26, give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Bantayan ang dadaanan ng paa. Pero yan ay isa lamang talinghaga. Bantayan ang pupuntahan ng isip. Kasi susunod ang katawan, susunod ang paa, susunod ang buhay. So kung anong gusto mong maganap, whatever is true, whatever is lovely, whatever is praiseworthy, think about such things. Diyan tayo pwedeng kumilos na we were created in God's image. There is a part of God that was given to us in creation. At isa yan siguro, napakadaming example na magpapatunay na ito nga, yun na ang paniniwala natin is power. Ang faith natin is power. Ang words natin are power. So when you say these words, they happen. When you believe in this, it happens. Sabi ni Jesus, when you believe, you can turn this mountain into something that will jump into the sea. It will. Kasi naniniwala ka. Mayroong part of God in you na very powerful. And it gets operationalized by faith and by words. Think only of what you want to happen. Not what you do not want to happen. Pero pag inobserbahan natin ang buhay, baligtad na nangyayari araw-araw. Ang laging topic sa news, yung ayaw natin mangyari. Ang topic ng mga usapan, yung ayaw natin mangyari. Ang laging pinag-uusapan, yung negative, yung nakakatakot. E di yung nagaganap madalas. Kailangan ng disiplina ng isip. The real battleground is in the mind. Sabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities in the air. Against thoughts, against spirits in the mind. Kailangan kontrolin ang isip, ang puso. Kasi ang namumugad dyan na ideya, yun ang magaganap sa buhay. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. A pure heart, hindi lang yung pure in terms of religious morality, kundi pure in terms of God's love, trust in God, faith in God. At yun ang laging espiritong dapat ay mulit-muli binubuhay, pinapalakas sa ating damdamin, yung pananalig sa Diyos. Yung purity, ibig sabihin hindi tayo diluted by negative things, by evil thoughts, kundi by godly thoughts. Matthew 9:4, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? And if we can extend the application, why do you entertain negative thoughts? Why do you entertain fear? Why do you entertain doubt? Yan ang papasukan ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyong buhay when you open the doors of your heart and your mind to negative things. Matthew 9:28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. At sabi ni Jesus, according to your faith, it will be done to you. Kung naniniwala kayo 100%, gagaling kayo 100%. Naniniwala kayo 50%, gagaling kayo 50%. Hindi kayo naniniwala, zero ang paggaling ninyo. Wala. According to your faith,
it will be done to you. Yes, God is there. Yes, Jesus is there dispensing power. But you are the other half of the team. You have to believe in God. You have to believe in Jesus para yung power na yon magkatotoo sa iyong buhay. Nakita mo sa kanyang hometown, yung power niya, hindi sapat para pagalingin yung mga tao doon. Kasi dapat sang-ayon sila, dapat payag sila, dapat meron silang assent, dapat meron silang pagsang-ayon, meron silang pananalig. And without that, hindi ka naman bigla-biglang babaguhin o papagalingin ng Diyos na ayaw mo naman o hindi ka naman naniniwala. Kasi meron tayong free will. Ibinigay din niya yan as part of our being made in the image of God. So yung free will na yon kailangan gamitin mo to obey God's will, to abide in God's love para katablan ng kapangyarihan na ito. Believe in what you want. Believe in what you wish for. Psalm 27:3. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. At kung bibigyan natin ng extension ng application, though an army of bad news besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, though media wars break out against me, info or misinfo wars break out against me, even then, I will be confident. Kaya mahalaga nakababad tayo sa tunay na salita ni Jesus, hindi sa fake news, hindi sa false news. Dapat nakababad tayo sa katotohanan. At kasama ng katotohanan, of course, is scientific knowledge. Dapat ang ating mga pinaniniwalaan ay based sa science, because God is the author of science, God is the author of natural law. May mga nagtatanong, naniniwala ka ba sa gamot na ito o hindi? Kasi sabi ni ganun, magaling. Sabi ni ganyan, hindi daw magaling. Sabi ko, anong sabi ng science? Although, of course, kumisa, akala mo science, yung pala fiction. Akala mo science, yung pala twisted science kuno. Kaya dapat talaga ang tao nag-aaral. With the absence of knowledge, people perish. Kaya kailangan informed. Hindi tayo naniniwala agad-agad sa chismis, sa mga patotoo nito at patotoo ni ganyan na very, very subjective and personal lang. Kailangan may science. Mark 5:36, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid. Just believe. So, kailangan naniniwala. Kailangan we surround ourselves with truth. With positive truth. Kasi may truth din naman na negative. Yung nakakatakot, yung nakakapangamba. Pero bakit yan ang lagi mong titingnan? Bakit yan ang lagi mong pagtutuunan ng pansin, tititigan? Hindi yun ang magiging reality mo. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Sabi nung nagpapagamot kasi sa kanya, if you can, please heal us. Sabi ni Jesus, if you can, if I can, of course I can. But the question is, do you believe? It is not enough that I can. Kumbaga sinasabi ni Jesus, I can, but do you believe? Because if you do not believe, I won't. Hindi ka tatablan ng kapangyarihan na ito kung di mo tatanggapin. Kailangan buksan mo ang iyong puso, ang iyong isip sa isang katotohanan para ito tumalab sa iyo. Sadly, ang daming tao nakabukas yung isip at puso sa mga negative things. Kuminsan, false things pa nga. Fake news pa nga. Yun tuloy ang tumatalab sa kanilang buhay. Ang nagiging bunga, takot, pangamba, nervyos, hopelessness, depression. Sunod-sunod yan. Magtutuloy-tuloy yan dyan pagka hindi natin inawat, hindi natin pinigil. Kaya kailangan, nagsisimula pa lamang na lumipad sa ibabaw ng ulo natin yung mga negative thoughts, tinataboy mo na. You cannot stop birds from flying over your head, sabi ni Luther. But you can stop them from nesting in your hair. Hindi napipigil na may lumipad na ibon sa ibabaw ng ulo mo. Pero dapat pigilan mo na magpugad yan sa iyong buhok. Kung may buhok. O magpugad yan sa iyong anit. Kasi, siya na maghahari sa iyong buhay.
Pamisa-misan may tumatawid sa isip natin na pangamba, nervyos. Pero tinataboy mo agad. Hindi mo na ina-entertain pa, pinapaupo, pinagkakape, pinufoot massage mo. Nagtatagal tuloy at ayaw umalis. Paalisin agad. Ganyan din yung mga tao na dadating sa buhay mo through social media o through physical visit, which is rare now but can still happen. Darating sa buhay mo, ang dala-dala negative, itaboy mo agad. Kasi pag alis yan, ang naiwan sa'yo, takot, nervyos, duda. Gusto mo ba yun? John 11:40. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So again, pinakakadiin-diin ni Jesus, believe. Believe in what you want to happen. Believe in what God wants to give to you. Because belief makes things happen. Hindi nare-realize ang maraming tao, merong napakalaking kapangyarihan na hawak sila. At ito ay belief. Ito ang laging inaagaw ng kaaway, yung belief. Imbes tumingin ka sa Diyos, pinapatingin ka niya sa kadiliman. Imbes tumitig ka kay Jesus, pinapatitig ka niya sa hangin, sa bagyo, sa alon. Kaya si Pedro lumubog sa tubig dahil una nakatitig siya kay Jesus, tapos biglang tumitig siya sa alon, tumitig siya sa hangin, tumitig siya sa nakakatakot, edi lumubog siya. Kanino tayo laging tumititig? Ano ang lagi nating pinag-uusapan? Ano ang lagi nating inuungkat-ungkat? Dapat yung gusto natin mangyari, yung magandang mangyari, yun ang paniwalaan, yun ang pag-usapan, yun ang sabihin, yun ang nagiging prayer. At kung naniniwala ka sa prayer na yan at ipinagpe-pray mo, yun ang magiging reality mo. Matthew 8:13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding yun ay gumaling ang katulong ng kapitan. Yung kapitan lumapit kay Jesus, inilapit niya ang kanyang katulong na may sakit. Sabi ni Jesus, "Well, umuwi ka na. Ayon sa pananampalataya mo, may mangyayari." At dahil nananampalataya yung kapitan, gumaling ang kanyang katulong. Mark 11:23, tandaan nyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, "Umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat." At ito nga ang mangyayari. Siyempre, bago ka man magpatalo ng mga bundok-bundok dyan at maubos ang mga bulubundukin, isipin mo, ito isang talinghaga. Although siguro in extreme cases, pwede maging physical, ha? Pero mas applicable na isipin ito isang talinghaga. Na isipin mo lang na yung inaakala mong imposible ay posible sa Diyos. Ano man yun. Mark 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo iyon. Nakita niyo yung sikreto dito, mga kapatid? Anuman ang hingin, hinihingi pa lang, paniwalaan yung tapos na, natanggap nyo na, past tense na, magpasalamat na kayo. At pagkatapos, matatanggap nyo yon. See faith at work. Pinaniwalaan mo na, pinagpasalamat mo na, hinanda mo na yung loob mo, nakakasana ang buhay mo doon sa sagot na yun ng Diyos, yun ang mangyayari. Pero kung nagdasal ka, tapos hindi ka naman naniniwala mangyayari, duda ka ng duda, eh ano mangyayari sa buhay mo? Di wala. Control your thought. Do not let thought deceive you. Maraming panlilin lang ang isip. Kasi ang isip nakadepende yan sa anong nadinig, anong nakita. Eh marami tayong nakikita, magic lang pala, trick lang pala, bilis lang pala ng kamay. Marami tayong naririnig, kasinungalingan lang pala, pero very convincing, akala mo totoo. Hindi tayo laging magtitiwala agad sa nakikita, sa nadirinig, sa naaamoy, sa iniisip, sa iniimagine. Proverbs 23:33, "You will see weird things, and your mind will play tricks on you." Ang isip mismo natin ang maglalaro sa atin. Paglalaroan tayo ng ating guni-guni. Ang dami-dami mga nagseselos, selos na selos, sure na sure sila sa kanilang selos, pero guni-guni lang nila.
Hindi laging totoo yung mga feminine intuition, ha? Although may marami dyan nagkakatotoo at totoo talaga, pero hindi lahat. Kasi marami rin guni-guni, maging ang mga kababaihan, ha? Guni-guni lang. Tapos paniwala na sila ng aaway na, ng gugulo na, eh guni-guni pa lang. Your mind will play tricks on you. Mahalaga to be informed with true knowledge, with the best knowledge available. Huwag tayong magpadala sa ating guni-guni. Job 20 verse 2, my troubled thoughts prompt me to answer because I am greatly disturbed. So sige, dahil troubled ang thoughts niya, troubled ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Payapain ang isip, magpahinga, matulog. Tanggalin ang mga nagpapatakot sa atin, ayaw tuloy tayong patulugin. Kasi mas puyat ka, mas hindi ka tulog, mas magulo yung pag-iisip. Mahalaga ang pahinga. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters, He restores my soul. Yan ang ginagawa ni Jesus. Pinagpapahinga tayo at pinananariwa ang ating espiritu upang tayo makapag-isip ng tama, makapagdasal ng tama, makapag-imagine ng tama para yung magagandang tama na yun ang maganap sa ating buhay. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Or we can use interchangeably, guard your mind. Guard your mind, for everything you do flows from your thoughts. So control your thought. Do not let thought control you. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yung pagpipigil sa sarili, hindi lang pagpipigil sa mga lustful thoughts, hindi lang pagpipigil sa mga bisyo, pagpipigil din yan sa pag-iisip ng nega. Pagpipigil din yan sa pakikinig ng nega. Pagpipigil din yan sa pakikisalo sa mga controversial thoughts na nakakagulo lang sa ending. Kailangan hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Huwag tayo magpapakinig sa nagpapahina ng loob. At lalong-lalo, huwag nating pahinain ang loob ng kapwa. Dapat espiritu ng kapangyarihan ang nananaig at nagwawagi sa ating buhay. Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thoughts? And day after day, have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? At ang triumph ng enemy dito, yung nananaig siya sa kanyang thought. Sa thought ng tao. Yung enemy mo na negative thoughts, fearful thoughts, scary thoughts, yun ang nananaig. Tuloy ikaw ay ninenerbios, nawawala ng pag-asa. Sabi ganun, how long must I wrestle with my thoughts? Kaya ang kalaban natin, hindi nando sa malayo, nasa loob ng utak, nasa loob ng puso. Gawin ang isip na kingdom of God, hindi kingdom of Satan. Gawin ang puso na kingdom of God, hindi kingdom of Satan. Ang nagahari ay kapayapaan, katahimikan, pag-ibig, pagtitiwala, pananalig, hindi duda, hindi takot. So, huwag hayaan ang negative thought to triumph over you. Psalm 55 verse 2, hear me and answer me. My thoughts trouble me and I am distraught. Kung meron tayong dapat laging bantayan, yung laman ng isip, yung pumapasok sa isip, yung kumakatok sa pintuan ng ating isip. Tanggihan. Kung nasa loob na, palabasin, itaboy. Huwag tayong pumayag ng ating isip ay maging trono ng nega. Control your thought. Do not let ungodly negative thought shape your life. Huwag gawin na amo ang takot na lahat ng ginagawa natin dahil sa takot. Lahat ng ginagawa natin dahil ninenervyos tayo kasi lalo lang tayo magkakamali-mali, magkakabisa-bisala, magkakalito-lito. Sikapin na lagi makapag-isip ng malinaw. Proverbs 23:7, for as he thinks within himself, so he is. Kung paano ka mag-isip, yun ka, yun ang buhay mo. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. And syempre, ang thoughts natin is shaped by what we hear, by what we see,
what we touch, what we smell, what our senses perceive. So, pinipili ang pinagtutuunan ng ating mata, ng tingin, ng ating panlasa, ng ating pangamoy, ng ating pandinig. Psalm 139:23. Search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. At paalisin, itaboy. Do not fear what is immediately before you. Just tackle it. Sabi natin kanina, do not fear. And then do not fear what is not immediately before you. Ngayon, kahit nandyan na, nangyayari na, totoong-totoo na, huwag pa rin matakot. Tackle it. Solve it. Use godly wisdom. Use scientific knowledge. Use practical knowledge to solve whatever scares you. 1 Peter 3:13, who is going to harm you if you are eager to do good? If you are eager to think positive, therefore to pray positive, positive things can and will happen in your life. Huwag magpadaan na tayo ang tataranta. Nawawalan tayo ng magandang desisyon. Payapain ang sarili. Think of what you have to be tools in solving your issues. And then tackle the issue with God's help. Equipped with knowledge. Equipped with a sound mind and with a strong faith. Psalm 37:3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Psalm 112:6-7. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Pag meron tayong magagawa, pairali natin yung pananalit at gawin natin ang kaya natin gawin. Pero sa mga paminsan-minsan na wala tayong masyadong magawa, o wala talaga tayong magawa, lalo naman na pairali ng pananalig, pagtitiwala, at hayaang Diyos ang gumawa. Isipin ko ano pa rin yung positive, ko ano pa rin yung maganda, ko ano pa rin yung kanais-nais, at yun ang laging ipanalangin. If you can solve it, leave it as it is. Nature will solve it. Ang participation naman natin sa healing, participation natin sa problem solving, it has limits. It's only up to a point. Darating at darating yung puntong hanggang doon lang ang kaya natin gawin. Bibitaw na tayo dahil hindi na natin kayang may gawin pang dagdag at ipapaubaya na natin sa Diyos, sa kalikasan, sa creation, ang paglutas ng challenge. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung dumating sa point na hindi tayo malakas, wala tayong lakas, wala tayong magawa, lalo naman na gawing partner si Jesus, and this time, magiging silent partner ka lang, si Jesus ang lahat ng gagawa ng practical things. Ang Diyos ang kikilos, the laws of nature set by God will work, at ipaubaya sa Diyos, ipaubaya sa kamay ng Diyos ang mga mangyayari kung wala ka talagang magawa sa point na ito. Madalas naman meron tayong magagawa. Madalas naman meron tayong kasama at katulong at kapartner. Pero kung paminsan-minsan dumarating sa point na parang wala ka talaga magawa, wala kang kakayanan, wala kang kapangyarihan, wala kang resources, nandyan ang Diyos. Hindi yun naiiba. Sa Kanya pa rin umasa, sa Kanya tumawag. At saan man niya dalin ang takbo ng kwento, lalo't kung siya na ang mag-isang gumagawa at hindi na tayo nagpa-participate dahil wala tayong kapangyarihan sa oras na yon, kung saan man niya dalin ang ending ng kwento, magtiwala, manalig, at ipa sa Diyos ang magiging bunga ng lahat ng nangyayari. Psalm 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Yun ang gawin natin. May mga tao na kuminsan dumarating sa mahirap na sitwasyon.
You are not in control of your environment. You are not in control even of your body. You are not in control of the situation. But God is in control. At yan ang pinakamahalagang maalala. Masarap siyempre yung may control ka sa buhay mo. Yung nakakain mo gusto mong kainin, nakakahinga ka sa paraan na gusto mo, nakakakilos ka. Pero may mga point na, sa panahon na hindi laging ganun na nangyayari. Pero doon lalo magtiwala sa Diyos. Doon lalo pakilusin ang Diyos. At siya ang mag-isang gumawa without our participation at hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Kahit pa nga ang pagdala niya sa atin, eh, hindi yun ang gusto natin puntahan, hindi yun ang nasa isip natin, hindi yun ang ideal, pero ipagtiwala sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. So ano man ang mangyari, init at lamig, dilim at liwanag, hirap at ginhawa, magtiwala sa Diyos. At huwag matakot, huwag maging anxious, kasi wala namang napapala ang natatakot. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:25-34, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit ng isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung ginadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sakalan, kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Baunin natin ang mga salitang ito ni Jesus sa pagharap natin sa challenges of daily life. Harapin lang yung kaharap, yung malayo, hayaan. Pagdating ng bukas, doon siya harapin. Kung darating siya, madami naman sa ini-imagine natin, hindi dumarating bukas eh. Pero kahit hindi siya dumating, nag-worry na tayo, nahirapan na tayo, natalo na tayo. Yun lang kaharap ang talagang tunay na harapin. At kaharapin niyan, kasama si Jesus. Harapin niya na meron tayong kapangyarihan, kasama si Jesus. At sa mga panahong wala tayong kaya at lakas, harapin si Jesus lang ang gagawa. Magtiwala. Huwag matakot. Hayaan natin ang ating pananalig ang maging lakas, maging pag-asa, maging sigla ng ating buhay. Sa pagharap sa anumang uri ng challenges, yung challenge man ng panahong ito o ng mga iba pang panahon. Control your thoughts. Submit, surrender your thoughts to Jesus. And let the power of Jesus give you happiness, give you cheer, give you hope. God bless us all.
love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel.